Oh, tama ng pagbablog mo at hanguin mo na yung labahan ni Senyor. Vlog ka ng vlog dyan. Bilisan mo na, magluluto ka pa ng pagkain niya pagdating sa bahay. Mamadali na ako kasi 1 hour. Ito po, hanguin mo na. Oh, tiklopin mo na mabuti. Ano? Ang kwento mo? Kwentame! Kwentame! This is John and Jerry! Natuyo ba? Oo, oh, tuyo. May itik-itik. So, dyan, tanggalin mo nga rin muna yan. May mga buko dyan. Baka buko yan ng aso. Ilipat mo yan dito. Dito na. Dito na lang yun sa baba. Yan. No. Walang tissue? Ayan po. Ayan, no? Walang tissue. Dyan mo na idiretso. No, dyan yan. Ako ang natsakawag dito dito. Pakita mo mga buko. O oh, ayan, may mga buk-buk. Baka buk yan ang mga alaga nilang aso. Kasi hindi naman yung buk ng tao. Di ba? Yung tuyo, o. 30 minutes yung tuyo. Sure ka na to yung tuyo? Oo. Wala na iwan? Wala na. Ngayon po, titiklopin ko na. Pagtiklop mo, dito mo ilagay, o. Para may kama ayusin. Akin naman mo, ngayon po lang yan. Malinis pa yan? Parang Marikina. O, yan. O, malinis ba? Hindi. Baka may bulbul din yan. Para matikip po kung maayos. O, pasok mga suki. Hindi po yan ukay-ukay. Saka na kami magtitinda ng ukay-ukay. Mabuti nga, all around ka, ano, kahit nag-graduate ka sa prestigious university, naglalaba ka. Ganyan talaga. Hindi payaman-yaman style. Parang, ano, epekto ng graduate ka ng prestigious university. Eh? Hindi ka marunong sa bahay. Ang mahalaga, marunong ka makisama, marunong makiayon, marunong mandugis ka. Yun yung mahalaga. Graduate ng prestigious school, okay. Pero, marunong ka ba makisama? Marunong ka bang gumawa ng mga bagay-bagay? O katulong ka ng katulong? Uy, ano nga palang YouTube channel mo? YouTube channel? Naku, lagi naman nababasa yun sa Facebook. Eh, ba't tinatanong pa nila anong YouTube channel mo? Eh, araw-araw ka nag-share, binablock ka na nga ni Facebook. Tatanong ka pa? Tignan mo doon sa profile namin, nandun. Cover photo namin, subscribe to John and Jerry. Oh, nandun pa sa About Us, may YouTube channel na link doon. Pipindutin mo na lang, tamad ka pa rin. Hindi po lahat katamaran dapat ang gawin sa mundo. Gawin po dapat, magsama ka. Marunong kang gumawa, kahit prestigious school pa ikaw galing. Sabi yung... Eh, paano ka makikisama? Eh, may sarili ngang audience, pang social. Tinalbogan pa si Isabel Preisler. Natatuwa nga ako eh, kasi nga. Kasi, hindi naman po pwede. Kasi nga, malapit sa sentro, sa sol, ang arte mo. Ganyan ka magsalita. Pabebe nga, ikaw naman. Kasi, hindi pwede. Tapos, saan ka ba nag-gym? Sa malapit sa Sol, kasi nga sentro, di ba? Sentro ba dito ang Sol? Uy, baka sabihin, nagbabash tayo. Hindi, kasi nga, dito kasi dapat, hindi, maging totoo ka lang sa iyong sarili. Yung iba nga dyan, ako sana, ako sa bakla kayo, bakla, ah, bakla, bakla yung katulong! Hindi bakla! O, ano pa yung, yung isang grupo na pinagsisharean mo na binan yung bakit kailangan magtipid sa Espanya? Ano daw yun? Paano yung Pinoy? Bakit hinarangan ng yung chair? Di ba nag-share ako ng sweldo dito is 950 euro? Mm.
totoo naman yung basic ni salary naman. Oh. Siguro, ang pakilala niya sa Pilipinas, ang sweldo niya ay 1 million or 2 million. Hindi, 950 euro lang po per month dito ang sweldo ng basic salary ng mga tao. Mapa-technical ka man, napakusaan ka man, yun ang basic salary. Eh, pero lang kung medyo maganda-ganda ng puntahan mo, siguro, abot ka ng 1, 2, 1, 5. Pero, kailan ka mahiya doon? Mura dito ang pagkain. Yun ang tama. Ah, kaya pala, hindi Pinos ang iyong share. Share na nga lang, pinagdadamot pa. Oo. Kasi binayolate mo daw ang kanilang rules and regulations. Gusto daw po nila kasi sikreto lang. Sikreto tayo ng sikreto sa mundo. Ano na bang mangyayari? Wala rin naman. Eh, baka dumaming bashers natin ito. Sabagay, nagpapasikat nga. Gabay ganun eh. Yeah. Oh, sige, tulungan mo na ako dito para makubili. Ah, sige na nga. At pinagbibideo mo ako dito eh. Ngalay na nga yung kamay so, ko eh. So, this is John! And Jerry! Ang mga labandero dito sa Espanya. Okay. Oh, tama na yung papetics mo. Umuwi ka na. Para po. Papay na. Panay ang patama mo. Patama, iba okay na. Nagpapatama ka ng oras. Ito unahan. Kasi parang puwet ko lagi yung nakikita mo eh. Ah, may... Ang puwet mo nga. Wala namang cleavage ang puwet mo. Oh. Ah, oh, napa-airport ka na. Pa-uwi na, magluluto pa. Ayun na. Ikaw na magbibidyohan ko. Parang ako na lang lagi. Oh, sige na nga. Ako naman, itry ko naman kung paano mag-hila na nito. Hinihila. Bigat pala nito. Akala mo, madali ha? Hindi madali yan. Akala mo, madali mag-hila? Hindi ha? Mahirap din pala mag-hila ha? Lalo ilang, may isang kilometro ba itong nilalakad mo papunta sa bahay ni Senyor? Mahaba yan. Kasi doon pa yan sa may dulo, sa may Manuel Becerra pa akong punta dyan. Baka wala akong nakikita dito ang mga kababayan mo? Dito sa parting ito, wala masyadong kababayan natin. Pero may mga ilang Pilipino din dito. Pero madalang. So hindi ka ito parang Pilipina oh. Ah, hindi ka mamamalengke diyan sa talipapa ni Marquez de Sapra. Ayan. Marquez de Sapra. Yan, masarap dito mamili kung ano. Gusto mo ng presyo na karne, yan. Oh, ipakita mo yung presyo ng gasolina, magkano lang, oh, isang litro. Magkano yan? Ayan po, inaabot lang po ng 1.11 euro dito and 1.19 and 1.22. 60 pesos lang. Yan po ang gasolina dito sa Madrid. Yan po, daanin nga natin tong palengking ito, parang curious tayo. Pasok mo na. Ah, rinin na lang the bait. Nire-renovate yung palengke. Oo. Okay, so, pwede po kayo mamili once natapos na yung renovation. Hanggang dito po yan. Pwede pa rin naman siya mamili. Paseo del Marques de Sapra. So, dalawang stall pa po ang bukas dyan. Ay, private residential. Bakit yun mo siya pinapapunta? Hindi ha. Ano yun? Extension ng palengke. Kasama yun dun sa ano? Entrance yun ng palengke. Okay, so. Ikaw na magbuhat dito. Sakit na ng balikat ko. Hirap, hirap. O, tingnan mo hirap, di ba? Akala mo madaling maging ano, chiko? O, labandero dito? Hindi ha. Di ba, libre naman pagkain mo? Kailangan magtipid, walang kita ngayon. Walang turo, walang kung ano. Sa bagay, wala namang bibili ng aliho mo dito.
mahirap. Puro kakalokohan. Sipin ng ipin. Pihiyaya ka dito, walang bibili. Sipin nila. Nagbebenta ka talaga ng aliw dito. Ma, mayroong mag-iisip niyan sa'yo pag ganyan ang ginawa mo. Eh, mayroon naman magbenta ka ng aliw kung kagaya mo ng ganyan si Tatang o titigasan ka pa ba yan? Pasensya na sa mga rated PG nga pala tayo. Hindi pwede. John! Papakahirap ako. Eh, may pamalo naman pala dyan. Ibigay mo sa akin pamalo. Sa pamalo? Dinala mo? Oo, nandyan. Okay, ba't hindi mo pinakita kanina? Ito nga ako eh, sabi mo. Pasensya ka na, Toy. Ang tanga-tanga kasi ng best friend mo. Pahawak nga, Toy. Kanina pa yan eh. Nga eh, nagpakahirap tayo mag... Pangatlo na itong ginagawa natin. Eh, ganyan talaga pag senior citizen na, nakakalimot na. Alam mo yun? Eh, pwede mo namang ganitohin. Ba't ayaw mong itapat? Hindi na pwede? Ayan. Oh. Oh, ayan. Kasi ang problema lang dito kay Wawi, hindi siya napaparan. Yung nababaligtad yung camera pag nag-video ka. Parang fake news. Teka nga, patayin ko muna to. Oh, huwag kang duwa, gumarap ka. Naka, live na ba yan? Oo, ayan o. Oh. Umiikot-ikot na nga. Bakit millennials lang ba ang marunong gumamit ng mga high-tech na gadget? Pati tayong mga thunders. Oh, empuhat, tirar. Bakit kami kumikihit? Kasi may mga matatanda akong naglalakad. Respeto talaga dito. Ano, di tayo bumaba o sana? Eh, ikaw kung kaya mo hilahin yan pa, pabundok-bundok yan. Iilalim ka, tataas ka. Kaya pa ba ng powers mo? Pwede pa naman. Oh. Alas 12 na po dito ngayon ng tanghali, katatapos lang pong maglaba. Bilisan mo na, magluto ka. At ang temperatura po ngayon ay tumataas na ng 32 degrees Celsius. Lahat po ng tao ay nakamask dito. Hindi naman lahat, pero safety first daw. Oo. Ayan. Sino ka mamaya kaka-monopod ko na tama sa puno? Ate, may iwas sa'yo. Yun nga pala ang pangit dito pag naka-monopod ka, pinagtitinginan ka ng tao kasi parang hindi sila mahilig mag-video dito. Ha? Pero wala silang pamalo, kagaya natin. Oh, ano pa ang kwento mo? Naubusan ka na ng kwento? Napagod na ako siguro dahil sa haba. Layo po kasi nito sa bahay, lakad lang to. Eh, mabuti nga, oh. Maganda maglakad dito. Marespeto din po kasi dito ang mga tao. Ganon? Oo. Akala ko ang respeto binibili, hindi in-earn. Dito kasi talaga nga, majority, marespeto. Kaya magandang tumira talaga sa lugar na to. Sana kahit ikaw katulong ka, walang problema. Sana all. Kasi sa 950 na sweldo mo, pantay-pantay lang kayo. Ganon. Kahit may pinag-aralan ko, wala ka pinag-aralan. Graduate ka man ng prestigious school o hindi. Okay, Jerry. Shoutout na. Oh, ikaw na mag-shoutout. Ate, hirain ko na yan. Okay, so shoutout tayo sa ating mga friends dyan. So, lagi po natin sinasabi. Best Home Kitchens and Jumper Hiron and Jericho's Place. Lagi po natin puntahan yan. So, Jerry, sino shoutout mo?
bisitahin nyo naman ang aming mga kwan, hindi lang naman yung mga iba. Bigyan nyo naman ang chance sa mga maliliit na vlogger na kagaya namin dahil sila mayayaman na sila. Kami naman ang pagyamanin nyo. Mahirap po kasi na ano, celebrities tayo ng celebrities. Kagaya nito, nasa Espanya kami, nasa Madrid. So, ipakita naman natin ang kagandahan ng Madrid. Oh, huwag nyo isipin na porket nasa Europe kami, mayaman kami ha. Hindi kaman lahat na nasa Europe ay mayaman dahil kami ay mga labantero dito. Baka isipin nyo, masarap ang buhay na porket namin. Tanggalin nyo yung mga mentality na ganyan dahil pare-pareho lang tayong kumakain. Kaya sabi po namin, 950 euro lang po ang sweldo mo, dito. Kung ang tingin nila ay 950 ay mababa. O mamaya i-block ka na naman ng isang grupo dahil sinasabi, kinapan mo na naman ang kanilang rules. Wala pong problema dyan. Para at least alam ng lahat ng tao na hindi mayaman ang mga taga-Europe. Okay, so, anong hashtag mo, Jerry? Ang hashtag ko ay pulubing vlogger. Na namamalimus ng subscriber. Yes, mag-subscribe. Hashtag interexterna, hashtag chico, hashtag housemate, hashtag katulong. Hashtag all around. Hashtag all around. Okay, so, ano ang hugot mo for kwenta mi, Jerry? Ang hugot ko for kwenta mi ay nahirapan na akong hugutin itong maleta ni senyo. Bigat, no? Ang bigat-bigat pala, akala mo. Oo. Kailan kayo? Tagal ko na hindi nakahila ng ganito. Pagpunta ng airport, nami-miss ko nang umuwi ng Pilipinas. Kaso, nandyan pa rin si COVID. Ayan si ate nga. Hindi na mawala pala si COVID na yan. Eh, papakita ko po sa inyo yung collector dito ng ano. Ay, taga Mawakip yan. Mawakip. Para hindi ko makita. Ayun. So, okay, so, naintindihan natin yung hugot ni Jerry for Kwentame. Ako naman, ang hugot ko dito, ang dami mong mapapansin na akala mo superficial lang ang iyong ginagawa sa mundo. Oo, kaya magpakatotoo kayo. Tapos, sa ang tingin nyo din sa amin, superficial lang to. Pero kami, totoo namin pinapakita kung ano yun dapat at ano yung tendency na mangyayari pag nandito kayo sa Europe. Yes. Hindi masarap ang buhay dito, pero masarap ang klima. Masarap ang klima. Hindi mataas ang sweldo, pero panatag ang buhay. Yung po dito, mga pros and cons ang buhay dito sa Europe. Yes, hindi naman lahat ibibigay sa iyo, no? Ano pa? Anak ng Diyos, kami hindi. Kaya nga, kung hindi kayo celebrity, edi magpaka-celebrity kayo. Edi subscribe ng aming YouTube channel. So, panawagan na tayo, Jerry. Ang panawagan ko, habang bata ka pa, ay magsumikap na. Sabayan ng sipag, tiyaga at pasensya. Diskarte at koneksyon sa buhay, pihatong maganda ang iyong kinabukasan. Ikaw naman, Jerry. Dahil kung kaya nilang maging labandera, kaya ko din maging labandero. Kaya, dumiskarte ka ng pangkuhunan at huwag kang hingi ng hingi dahil hindi kami namumulat ng pera dito. So this is John and Jerry, ang mga makukulit na. Ano? Ang kwenta mo? Ang dami na natin kwento. Kwento niya, kwento ng lahat. Magkwento naman kayo sa amin, lagi na lang kwento namin. Alam namin, hindi kayo interesado sa buhay namin. Buhay nyo, para maging interesting lahat. So, it's Kwentame! Ano? Ang kwento mo? Tumawid ka na. Tawid. Naabutan na tayo ng kulay-kulat. At si senyor, nagugutom na yon. Tanda pa naman yun. Nga, ano na siya, nasa 80 years old. O, ikaw na dyan, oo. Ako na dyan. Patay na nga to. Kanina pa ito pamalo na to eh. Papaluin ko na to eh. Sige. Ano? Ang kwento mo? Kwentame! This is John and Jerry